Oops, teka. Huwag niyo pong skip ang video po na ito. Baka mayroon pong mensahe Lord sa inyo. At ako po si Pastor Kiko ng Love of Jesus, Valenzuela. Welcome po sa ating pong live Thursday morning devotion. Meron pong... excuse me po. Meron pong prayer, meron pong worship, at meron pong Word of God. Kaya don't skip. Kindly share this live video. Tapusin po natin gandulo. Mag-enjoy po tayo. Magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga OFW po natin. Hello po. Pakiskip sa opening prayer. Praise God. Praise God. Hello po, Ma'am Alona. Hello po sa tatlong nanonood. Hello po sa inyo. Hello JL, sana makanood ka. Ma'am Alpha, hello po. Sister Mel, good morning. Sister Alpha, good morning. Kindly share the video sa timeline po. Ngayon na po. Hindi po mamaya, ngayon po. Share po natin. Ito, sinishare po natin sa mga group. Praise God, praise God. Hello po, Ma'am Levy. Hello po sa inyong lahat. Ma'am Carmina, good morning po. Hello po sa inyo, hello. Hallelujah. Nabigyan niyo po ako ng ilang minuto para makapag-start, no? Share lang po natin sa page po natin. Sa Love of Jesus, Valenzuela. Welcome po lahat sa inyo. Welcome po sa ating pong live. Sino po sa atin nakanood kagabi? Can you type yes? Sa mga hindi po, panoorin nyo po ha. Ang ganda ng message ni Lord kagabi about the uncompromised prayer. Hello kay Sister Dorcas Hope Rocaport. Hello po sa inyo. Kamusta po kayo? At nawa, makasama po namin kayo palagi. No? Sa bawat isa na minsan lang makanood, hopefully na makasama po namin kayo palagi sa biyaya po ng Lord. Sir Lilam Lampasa, hello po. Sir Ferdy, good morning. Ma'am Carmina, Pastor Akati, good morning. Good morning. Hindi ko alam kung ilan ho tayo. Mamaya pakilagay na lang po dahil sa akin po ay walang lumalabas. Yan, nakikita ko po rito sa monitor sa kabila ay 11 ho tayo. Praise God, praise God. Hello po muli sa mga paminsan-minsan lang pong makanood. Nawa makasama mo namin kayo palagi, no? Kung gusto niyo pong sumama sa GC, please PM me po. At i-add ko rin po kayo sa Facebook, baka hindi pa tayo magkaibigan. Ma'am Rebecca, good morning. And hello po sa inyong lahat. Hello po. Paki-share po sa timeline ng ating pong video. Hintayin lang po natin ang iba ng konti. 7:35 start tayo. 7:35. Hallelujah. Muli sa November 30, kung kayo po ay nasa Metro Manila lamang, you can join us sa Quezon City sa Amoranto Stadium. Please PM me po at sa GC po natin, inilagay ko na yung mga location sa bawat probinsya kung saan po gaganapin ang Jesus Reigns Celebration from Luzon, Visayas, and Mindanao sa 81 provinces, maging sa NCR sa Quezon City, Amoranto Stadium. Magkita-kita po tayo sa mga tiga Metro Manila. Kung wala po kayong gagawin ng 30, ito po ay holiday. Punta po tayo sama-sama from different churches in one body in Christ, sasamba sa tunay na Diyos. Ang tanong, sasama ka ba? Can you type yes, Pastor? Sasama ako, pupunta ako. Anong oras po ba yan, Pastor? Alauna po. Ano po yung dadalhin po namin? Siyempre, pocket money. Pangalawa po, yung pagkain. Kasi sa dulo po, sa gabi, magkakaroon po ng feasting. Kakain po tayo ng hapunan po roon. No, at mai-enjoy po natin yung atmosphere because the atmosphere is praise and worship and prayer. Okay? At meron po tayong mga gagawin talaga na
na ialay po natin sa Panginoon yung ating pangbayan. And we must also pray sa mga OFW po natin. No? Hallelujah. Praise God. Handa ko lamang po. Sana po makapunta po kayo. Sana po makapunta po kayo. Sa mga nasa probinsya, kung malayo po kayo sa lugar na kung saan po dadausin po yung Jesus Reigns, pwede po kayong mag-join sa ano po. Kung meron po kayong data, alam ko meron po silang mga page. Pwede po kayong mag-join po sa kanila. Okay? Tayo po yung magsisimula na. Can we type, thank you Jesus, Sister Nancy, Sir Peter, Brother Luis, Ma'am Eva, Ma'am Badet, hello po sa inyong lahat. Good morning po, good morning. Anong oras po? Alauna po yun. Sa ibang mga probinsya, iba-iba po ang oras. Pakitingin na lang po doon sa ating pong announcement sa GC po. No? At sa 28 or 29, mag-announce po tayo ulit para makapunta po kayo. Sa mga nasa Metro Manila, sa Quezon City po ay alauna. No? Kaya Mrs. Merlina, sa bawat isa, mag-join ho tayo. No? At kung talagang hindi kayo pwede, sa online po, pwede po kayo manood sa Manila at sa inyo pong probinsya. No? Can we type, thank you Jesus, thank you Jesus. Mag-start na ho tayo. Tayo po mag-start na sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. At sa mga hindi po nakakanood ng mga gawain po ng mga nakaraan, replay nyo lamang po ang kagabi po, the uncompromised prayer, ang ganda ng topic. No, talagang mababasag tayo about sa ating pong minsan tamad tayong manalangin. Tama po ba? No, pero doon po talagang magbibigay po tayo ng time to pray the uncompromised prayer. Kung ano ang ibig sabihin nito, panoorin nyo po, no? Sa aking timeline nandiyan lamang po 'yan. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Kung ready na po tayong lahat, magpasalamat lang po tayo sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Kami po ay nagsama-sama together with Ma'am Estela and for the rest of our team, Lord God, online family, Body of Christ, ministry, Lord God. Salamat po sa kanya-kanyang lokasyon, Lord God, from Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, maging sa mga OFW po namin na nakikinig po ngayon. We know and we believe, whether two or three gather in your name, you are in our midst. Thank you so much, Lord God, for your thousand promises that you always do to us, Lord. Salamat din po, dahil naniniwala po kami na ang araw po na ito, nilikha mo upang kami ay magtagumpay, magalak at magkaroon ng pag-asa. Bagamat yung aming sitwasyon ay feeling namin minsan kami ay helpless. Feeling namin minsan kami ay hopeless. Pero you are full of hope. You are full of help, Lord God, sa bawat sa puso amin. Lagi mo kaming tinutulungan kung paano po maliwanagan sa aming isipan at puso. Paano mapalakas ang aming pong pananampalataya. Paano magbago yung aming pong buhay. At paano, Lord God, mapagpala ang bawat sa puso amin. Maging aming pong pamilya. Today, Lord God, we just want to bow down to you, worship you, and we say sorry, Lord God, sa lahat ng aming kapalpakan. Meron kaming inisip, sinabi na hindi mo kinalugdan. Patawad sa lahat ng ito. And today, Lord God, we just want to say thank you so much for your loving kindness, forgiveness, and grace, and mercy. Ingatan mo po lahat ng papasok sa kanilang eskwelahan, trabaho, pupunta sa kanilang negosyo, may lakad, at meron pong bakasyon, meron pong misyon. Lord, we pray, Lord God, for the outpouring of your divine protection, guidance, and strength, and wisdom. Salamat po ngayon pa lamang sa mga lakad po nila. Iingatan mo pang bawat isa. Salamat po maging sa aming pong gagawin sa pagsamba, pakikinig, at pananalangin. Samahan mo po kami. Holy Spirit, ikaw po ang mag-drive ng gawain pong ito. Salamat po muli. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Can we type, I am ready, sa mga ready na pong mag-worship sa Panginoon. At ang kakantayin po natin ay Awit ng Puso. No, Awit ng Puso. Ito po ay Tagalog worship song. Kantayin po natin. Pakitype na lang din po mamaya, no, habang nagla-live po tayo. Kung ilan po yung nanonood, kung parami na ng parami. Dahil hindi ko po nakikita kung ilan po yung nanonood po sa atin.
Praise God. Itong YouTube, mayroon pang patalastas. Nangintayin lang muna natin. Sige po, tayo pa yung mawi sa Panginoon. Awit ng puso. Hallelujah. Let's worship the Lord.
Yes, Lord. Ang lakas po natin ay nanggagaling po sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Ayaw namin magkulang ng kapangyarihan mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin. Nawa sa umaga pong ito, maranasan po namin ang iyong presensya, kalakasan, talino't gabay, at ikaw po ang mapapurihan po namin sa lahat ng aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. At ngayong oras po na ito, muli shoutout po sa mga nahuli po ng konti. Hello po sa inyong lahat, Ma'am Sister Merlin, Sister Bina, Ma'am Elby, Ma'am Jel. Hello po sa inyo, Ma'am Roda. Good morning po. Pakitek na lang po kung ilan-ilan po tayo po kung ano po, nanonood ha. Direk Elmer, magandang araw po sa inyo. Pagaling po kayo ha. Ma'am Badet, sa bawat isa, can we type, God is good. Lagay po naan sa comment section, God is good. 25 po tayo, God is good. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa bawat araw. Muli sa 25 na nanonood po ngayon, malapit na po kasi ito, kaya uulit-ulitin ko lamang po. November 30, holiday, Bonifacio Day, walang pasok, walang dahilan para hindi po tayo makapunta sa gathering from different churches ng Body of Christ from Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Metro Manila po tayo sa NCR, sa Amoranto Stadium po, no, doon po sa Quezon City. Paki-waste na lamang po kung saan po ito. At 15,000 ang capacity po nito. You can join with us at magkita po tayo roon. Alauna ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Okay? At ano po ang dadalhin? Pagkain, pera, and dalhin niyo po yung puso ng pagsamba at pananalangin sa ating pong Panginoon. Iba't ibang simbahan po ito. This is a call. Hindi lamang po ito trip, hindi lamang po ito parang mag-gathering tayo, mag-fellowship tayo, hindi. Call po ito na ang mga Kristiyano sa Pilipinas ay magkaisa. Magkaisa sa pagsamba at pananalangin para kay Jesus. At si Jesus ang maghari sa buhay ng bawat isa po sa atin, sa ating pamilya, sa bawat komunidad, probinsya, city, barangay, sa mansulok ng Pilipinas, sa 7,000 plus islands sa Pilipinas, si Jesus ang maghari po sa atin. Amen po! At maging sa mga OFW po natin, si Jesus ang maghari. No? Shoutout po sa mga OFW po natin dyan. At ngayon po ay mag-aaral lang po tayo ng salita ng Diyos. Can we type, I am ready? Nalagay po natin sa comment section, I am ready. I am ready. Habang hinahanap ko po yung ating pong notes, kung sino po sa atin na be-bless at natatouch ng ministry po natin, kung meron kayong pagpapala na sobra-sobra, pinagpala kayo ng Panginoon, ay share nyo po yung inyo pong pagpapala sa church po na ito. Because nagpaparenovate tayo hanggang ngayon ng church at marami po tayong kailangan gawin. Ma'am Cecil, sa bawat isa, Ma'am Evangeline, it's time to give back to the Lord. Yung ating Thanksgiving, no? Yung ating worship, yung ating pong mga pagpapalang natanggap, ibigay po natin muli sa ating pong Panginoon. All right. Ngayon po ang pag-uusapan po natin, ipinamagatan po nating keep your light burning. Can we say or type keep your light burning? Keep your light burning.
No, yung ating liwanag ay manatili po. Yung apoy ay manatili sa ating pong mga puso. No? Baka meron po sa atin kasi paandap-andap na lang ang ilaw. Baka meron po sa atin talagang hindi na po nakikitaan ng liwanag sa buhay po natin. The Bible said in Luke chapter 12 verse 35. Luke chapter 12 verse 35. Lucas 12:35. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Hello po sa mga nasa opisina, kasama po ni Ma'am Roda at sa kasama po ni Ma'am Rosalinda, sa mga kapitbahay po niya, hello po sa inyong lahat. Sir Louis Reyes, sa bawat isang umabol, Ma'am Teresita, magandang araw po sa inyo. Sa mga hindi po nag-share ng video, paki-share lang po sa timeline. Salamat po. Huwag po kayo mahiya, no? Alam niyo po, for some people, challenging to live for Christ dahil madalas mas inuuna nila ang pansarili kaysa sa kalooban ng Diyos. No? Ito po ay nangyayari po even sa Christian community. Tayo po ay follower ni Jesus. Yung self-interest, yung self-ambition and plans sa buhay po natin ay mas nagagawa po natin kaysa doon sa godly and heavenly plans and purpose and ambition and interest para sa karya ng Panginoon. Ngayon, marami pong distraction. Can we say distraction? Baka ngayon nadidistract ka na sa pakikinig ng mensahe ng ito. Pero mag-focus ka. Merong magandang message sa iyo si Lord. Ang nakapaligid gaya ng gadgets, ito po yung mga distraction gadgets. Katulad kagabi nang nabasa ko yung sinabi yata ni Direk, hello Direk, Direk Elmer na siya po yung director ng Kapwa Ko Mahal Ko. Tama po ba? Kapwa mo, Kapwa Ko Mahal Ko. Na minsan pagising pa lang natin sa umaga, gadgets na kagad ang hawak. No, alam mo yung natutulog ka, tapos kinakapaka-paka mo yung cellphone. Di po ba? Minsan distraction po yan. Pagbasa mo, bad news, fake news, meron pong negative news, no? Kaya minsan hindi maganda na yun po ang ating punahin. At internet na nagbibigay sa atin ng instant access and information sa mga bagay-bagay about our family, friends, latest trending, politics, and even Christianity. Yung mga nangyayari sa buong mundo na sinasabi, nandiyan na po yung Red Moon, nandiyan na po yung pagdating ng Panginoon, meron na pong mga antichrist. And there's a lot of things na talagang minsan nababagabag daw tayo. But do all these things help us keep our light burning? Nakakatulong ba ito sa pagkakaroon ng apoy sa paglilingkuran, pagmamahal sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon? Meron ka pa bang passion sa puso mo? No? Alam niyo po yung word na laging lumalabas sa bibig ko is about passion. Kasi po ito po yung pinakailangan po natin. Kung gusto natin magkaroon ng liwanan na talagang nag-uumapaw sa pag-apoy, kailangan po tayong meron pong passion. May pagmamahal sa ating Panginoon at may pagmamahal po doon sa kanyang mga salita. As a follower of Jesus, lagi nating tandaan na tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. Can we say asin? Ilaw. No? At yung asin at ilaw, ito po ay simile, no? Figure of speech na tayo po ay inahantulad sa asin. Na dapat tayo po ay magkaroon ng panlasa sa walang lasang mundong ito. No? At magkaroon tayo ng liwanag sa napakadilim ng mundong ito. Pastor, bakit nag-audio ang echo? Nag-echo ang audio po natin. Hindi ko po alam. Nag-echo po ba? Yan, okay na po ba? Meron pa po bang echo? Sa iba po ba, nag-echo po yung boses mo natin? Yan, nakita ko lang po yung ano. Can you type kung nag-echo o hindi? Para ayusin po natin yung... Ayan, okay na, Pastor. Yan, okay na, Pastor. Sorry po, ah. Hallelujah. Praise God. Hindi naman po. Sige po, tuloy lang po tayo, ah. Kasi pag may nakikita po akong mga comment, mas maganda inaayos kaagad natin kung may echo man, kung walang sounds, or may maingay. Salamat po, salamat po. Tuloy lang po natin, ha? Nandiyan pa po ba kayo? Can you type yes? Can you type yes kung nandiyan pa po kayo? Hallelujah. Yan, sabi po rito, as a follower of Jesus, lagi natin tandaan na tayo po ay asin at ilaw. Salt and light of this world. In this sinful world ruled by the enemy. Sino po nagahari po rito? Si Satanas.
No, kaya nga ang daming kaguluhan, kahirapan, addiction, no? Immorality, adultery, nakawan, talagang grabe. At nung isang ano nga lang po, nung nagkaroon po ng sunog sa Mandawi, dun po sa Cebu, no, talagang almost 200 houses po yung nasunog, ang laki po ng sunog. And we pray na maging okay po ang lahat dun sa kanila pong lugar. Dapat lagi tayong handa na magliwanag. While it is true na nasa katawang lupa pa tayo at nagkakasala kuminsan, we are still called to be holy. No, sabi nga sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 17, no? Because God is holy, we must be holy also. At ito po yung sasabihin ko sa inyo, hindi natin kayang maging banal sa sarili po natin. We need Jesus, we need the Holy Spirit para maging banal ho tayo sa harapan po ng Ama sa langit. Bakit? Kasi nga, sinful nature eh. Makasalanan ho tayo. Pero dahil sa righteousness ni Christ na nai-input sa puso po natin, kapag tinitingnan tayo ng Ama, si Jesus ang nakikita, yung katwiran niya at hindi yung karumihan po natin. Amen? Ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Kaya wala na po tayong time sa yung meron kang tinatawag na guilty feelings. Lahat naman po tayo may pagkakasala. Sino bang hindi? Ang unang ang sinasabing wala siyang kasalanan, siya ang unang bumato, sabi nga ng Panginoon. Diba? Lahat po tayo nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa Panginoon. Pero salamat for the righteousness that God imputed in our heart so that we must continually obey every day yung ating pong Panginoon. Hindi man perfect na perfect, pero we strive the perfection. No, talagang nagpupumilit ho tayo. Nagpupursigi. Can we say pursigi? No? Nagkakaroon ho tayo ng ano, ng desire, no, ng willingness na talagang magbago yung buhay po natin. No? And then sabi nga ho rito, we are tempted to compromise our identity as partakers of the kingdom of God. Paano ba natin mapapanatili magliwanag sa panahong maraming umaagaw ng ating atensyon mula sa Diyos? Una, sa pagdilat ng iyong mata, bumangon at pumikit muli para manalangin. Like what I said last night, sa pagdilat ng ating mata, pumikit tayo uli. No, hindi yung twinkle twinkle ito. No, ganda mata, hindi po yun. No, hindi, manalangin ho tayo bago mag-cellphone. Hello! Bago gumawa ng gawaing bahay, bago pumasok sa trabaho, mag-pray. Kasi ayaw natin makompromiso yung buhay po natin na walang prayer. Amen po. Kailangan ho natin manalangin na manalangin. Kasi nga, grabe po yung atake ng kaaway. The trick, the traps. No? And, yung atake ng kaaway po sa atin, grabe. Pero salamat po sa panalangin ng Diyos na nagpoprotekta po sa atin. Mas maganda nang ang Diyos ang una mong aabutin at kaharapin sa iyong pagising. Pangalawa, meditate on scripture day and night. Diba? Joshua 1:8, Psalm 1:2. Ang nagsasabi po, basahin, pag-aralan, no? I-observe ng mabuti at gawin ang mga nakasulat po rito at magtatagumpay ho tayo. Pero kapag ka inalam lang po natin at hindi natin in-apply ang salita ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Magiging hipokrito lang tayo sa harapan ng Panginoon. No, o magiging ano lang po tayo, magaling sa salita. Pero sa gawa, hindi kitang-kita ang pagiging Kristiyano po sa atin. No, kaya kailangan po natin i-apply ang salita ng Diyos. Itong topic po natin ngayon, keep your light burning. Apply po natin yung kagabi, yung panalangin. Mag-pray po tayo. Kasi ang pinaka-importante sa Panginoon, yung pasunuran po eh. Hindi pagalingan, hindi po patalinuhan, palakasan. Pasunuran sa Diyos. Pangatlo, continue to spend time with fellow believers. Sa regular fellowship natin with other Christians. Kaya kung meron pong church po sa inyo, meron kayong church na kinabibilangan, umatin po kayo. Kung wala po, umatin po kayo sa online dito, everyday. No?
Kung hindi kayo pwedeng lumabas pa rin hanggang ngayon dahil bawal pa, may ginagawa, may inaalagaan. Nandito po ang Love of Jesus. Welcome po kayong lahat. And sabi nga, we can strengthen and pray for each other. Acts 2:42. No, katayo po ay magturuan ng mga salita ng Diyos, magpalakasan, magpanalanginan, no, magturuan, no, as we equip for the good works, for the advancing of the kingdom of God here on earth, as we prepare daily, no, as we do our job, our passion, no, our daily routine, patuloy ho nating pagkatiwala sa Panginoon ng lahat po ng ito. Amen po. And then sabi nga, when you prepare for each day, patuloy kang makakapamuhay sa mundo na nagliliwanag. Katulad po ng isang gas, kailangan po yan, lagi pong may ano, lagi po yung may meron pong gas. Katulad po ng sasakyan, kailangan po may gasolina. Katulad po ng ilaw, kailangan po yan may kuryente. Ibig sabihin, yung po, yung gas, yung gasolina, at yung kuryente, speak about God, speak about the Holy Spirit. At kapag wala po sa atin yung Holy Spirit, eh hindi po tayo magliliwanag ng magliliwanag. Katulad po ng lampara, kailangan po niya ng kerosene, ng gas, ng gasolina para magliwanag. Ganon din po sa buhay po natin. Kailangan po nating magkaroon po ng tamang relasyon sa ating pong Diyos. Lagi po tayo nakakonekta sa Kanila. At patuloy na ibigay po natin yung buong araw po natin sa Panginoon. Ibigay po natin yung lahat ng gagawin po natin, ialay natin sa Panginoon, no? Lahat ng iisipin po natin, talagang, Lord, ano po ba gagawin ko? Sa mga decision making, Lord, ano ba yung tamang gawin ko? Magnenegosyo ba ako? Hindi. Baka mamaya, meron akong mas importante na dapat gawin. No? Maging wise po tayo sa mga oras po na ito. Hindi lang basta-basta, negosyo na yung negosyo. Eh, hindi naman pala yung gifting na meron ka. No? Kailangan po, yung papasukin po natin, yung gagawin po natin, talagang naka-align po sa will ng Panginoon. And then sa lahat po ng ating pong gagawin, hayaan po natin ang Holy Spirit yung kumilos at manahan po sa atin. Before you know it, mapapansin mo na lang that you are able to overcome your struggles in life and you will fight any temptation and overcome it also. Because God is in us. At patuloy ho tayo magniningning sa napakadilim at makasalanang mundong ito. Ang tanong, ito po, patuloy ka bang nagniningning na yon o parang nawawala na po yung iyong apoy? Kamusta yung iyong pagsunod sa Panginoon? Pastor, mas marami ng kasalanan na akong nagagawa kaysa sa pagsunod. No? Kamusta po yung spiritual things po natin, activity? No? Manalangin, magbasa ng Bible, makipag-fellowship. No? Ang aking pampayo sa inyo, palagi ho kayong magbabad sa panalangin, salita ng Diyos, at sa fellowship po na ito. Be intentional in obedience to the Lord. Sadyain po natin. Kung dati, sinasabi ko nga, kung dati sinasadya po natin magkasala, ngayon sasadyain po natin sumunod sa Diyos. Ulitin ko po, we are the salt and light of this world. Maging handa tayong lagi at panatilihing maliwanag ang ating mga ilawan. Huwag mamatay po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino po sa atin, hanggang ngayon, struggle pa rin po sa kasalanan? Can you type yes? Kung hindi naman po, can you say amen? Sino po sa atin, meron pa rin habitual sins? Can you say amen? Sino po sa atin, may tinatagong kasalanan hanggang ngayon? Can you say amen? Sino po sa atin, meron pong hypocrisy na minsan, ang bait mo sa church, pero sa bahay ninyo, salbahe ka. Pag sa church, talagang ang banal lang sinasabi mo, pero pag sa bahay, palamura ka. Sinungaling at marami pang iba. Nagkakaroon tayo ng hypocrisy sa harapan ng Panginoon. No? Pero ngayon, salamat. Natutunan po natin na patuloy po tayong sumunod sa Diyos. Ulitin ko po, hindi po pagalingan, patalinuhan, palakasan, kundi pasunuran sa Diyos. Can we say, or type, pasunuran sa Diyos?
pasunuran sa Panginoon, be intentional. Sadyain po natin ang pagsunod sa Panginoon. At sasadyain din ng Diyos na ikaw ay ingatan, pagpalain ng ating pong Panginoon kasama ng iyong pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Kung kayo po ay na-bless sa ministry po natin, kung tayo po ay na-bless sa Word of God, kung tayo po ay na-inspire po ngayon, sabay-sabay po tayong manalangin. Sabihin po natin, Heavenly Father, narito po ako at nagnanais na ipakita ang ilaw na meron ako sa aking buhay. Tulungan po ninyo akong makagawa ng mga bagay na kaaya-aya para sa inyo. Tulungan mo po akong maging mabuting tao, maging matuwid at maayos sa iyong harapan at sa harapan ng mga tao. Banal na Espiritu, sa bawat pagising ko, ikaw ay aking uunahin, at sa aking pagtulog, ikaw pa rin po ang kakausapin. Salamat pong muli. Continue. Teach my mind, touch my heart, and transform my life. In Jesus' name I pray, ang lahat po ay mag-comment ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Are we blessed? No? Kung tayo po ay blessed, lagay po nang sa comment section. I am blessed with because of the Lord. I am blessed because of the Lord. Hallelujah. Kung meron po kayong prayer request, babasahin po natin. No? At sa mga, ulitin ko po sa mga hindi ko po nababasa yung prayer request po ninyo, huwag po kayong magtatampo. No? Hindi na uso sa atin ang tampuhan. PM nyo lamang po, Pastor, hindi nyo po ako mag-pray. Ito po yung prayer request po. No? Ganun lang po kasimple. And then I will pray for you in an audio. At pakinggan nyo na lamang po. Hallelujah. Lord, maraming salamat po ngayon pa lamang sa aming natutunan about let our light continue be burned, Panginoong Diyos. Nag-aapoy yung aming pong burning passion. Magkaroon po ng ito po ay mag-ignite, Panginoong Diyos. Ito po ay talagang magningning, magliwanag ng magliwanag ng sa buhay po ni Sister Jennifer, Ma'am Amelia, sa bawat isa pong nakikinig po ngayon. Hindi ko po alam kung ilan po yung nanonood, pero ikaw po nakakaalam po nito. I continue pray, Lord God, na ikaw po ang patuloy na manguna sa puso po namin. Patuloy mo po ang basagin. Ayusin mo po yung buhay po namin. Alisin mo po sa amin yung pangit na salita, maling gawa. Alisin mo po sa amin yung maskera po namin na minsan, Lord God, ay hindi na nakakatuwa. Sapagkat may mga bagay kami na hanggang ngayon hindi namin napapansin, mali na pala. Lord, continue, change our life. And today, gusto ko pong ipanalangin ng bawat isa na patuloy kaming makasunod sa iyong mga salita. Ano man, Panginoong Diyos, ang aming struggle po ngayon, samahan po kami. Palakasin mo ang pananampalataya ng bawat sa puso amin. Lord, salamat po. Ngayon pa lamang, pinapanalangin ko, Lord, ang bawat isa, patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw po ang mag-bless kay Ma'am Jel Mitra, na mabalik po ang kanyang tindahan. Lord, I declare for provision right now sa kanya pong tindahan. Muling bumalik po ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God, praise God. At meron pong kaarawan po ngayon, nabasa ko lamang po. Birthday po ng aking uniko, iho, apo, Randall Carubio. No, can we sing a song? No, happy, happy birthday po. Birthday song po tayo. Happy birthday po. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. In behalf of Love of Jesus Valenzuela, happy birthday po sa inyong apo, kay Randall Carubio. Lord, maraming maraming salamat po. Ngayon pa lamang, pinagpe-pray po namin, Lord God, si Randall Carubio. Alam po namin, Lord God, na ang apo po ni Mambadet ay makakilala po sa iyo. Magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Marusog na pangatawan, matinong bata. Sa kanyang paglaki, taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ililigtas mo po ito at patuloy na matutupad ang kanyang mga pangarap. Ingatan mo po siya
sampu ng kanyang pamilya, ang kanyang magulang, ang kanyang mga lolo at lola. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. And I also pray, Lord God, sa Caruvio family, kay Mambadet, yung kanyang health, maging yung kanyang asawa, pagalingin mo silang dalawa. Lord, I pray sa kanyang buong pamilya, magkaroon po ng restoration sa kanilang buong family. Magkaisa po sila. Patuloy sila magmahalan. I pray sa Caruvio family, Lord God, kaligtasan sa kanilang kaluluwa at silang lahat ay makapaglingkod sa iyo. Continue bless their finances, health, great health, Lord God, at maging excellent po sila sa lahat ng kanilang gagawin for your glory alone. Salamat po. Continue use mightily, Mambadet, in Jesus' name. Amen and amen. Wala ka naman po, Ma'am Estela. God bless you po. Baka meron kayong prayer request. To God be the glory po. Direct, baka meron kayong prayer request. Sa bawat isa po, baka meron kayong prayer request. Hallelujah. Ma'am Jennifer, kung kayo po ay first timer, paki-replay ang video, paki-PM po ako. Mahal kayo ng Panginoon, namatay si Jesus para po sa inyo. Mahalin niyo po rin po siya pabalik. No? At baka meron kayong prayer request. Please PM me mamaya po. Praise God, no? Pastor, thank you sa prayer sa anak ko na si Elaine Petina Rebeledo. Okay na po siya. To God be the glory po. God heals, God heals. Praise God. Hallelujah. Happy birthday po, happy birthday. And please comment your prayer request po. No, pakilagay lang po kung ilan na lang po ang nanonood, ah. Kung ilan na lang po tayo. Mr. Merlina, kayo na lang po ang maglagay. Salamat po. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Wala nga naman po, Sister Badet. Ma'am Lilam, baka meron kayong prayer request. Pakitay po dyan. Lord, I pray for restoration and healing for the family of Ma'am Estela. Especially sa help po ni Ma'am Estela, Lord God, I pray for a good result sa kanya pong mga laboratory and examination. I declare complete healing, divine healing of yours be upon her in Jesus' name. Maging sa kanyang buong pamilya na may sakit at karamdaman, pagagalingin mo po. Continue bless them, protect them, and guide them. Ang lampas sa family ay para po sa iyo sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, for protection and sa Quaresma family, salvation at healing po sa diabetes po ni Ma'am Amelia at sa kanyang mga anak, Panginoong Diyos. Pagalingin po sila sa skin disease ng kanyang kapatid sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po ngayon pa lamang, umapaw masaganang pagpapala sa kanilang buhay. Ingatan mo sila at iligtas. At sa pag-uwi ni Ma'am Amelia dito po sa Pilipinas, ikaw po ang siya magbigay ng provision, protection sa kanya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 31 na po tayo, 27. Praise God. Complete healing ko po. Lord, I pray kay Ma'am Jennifer Arribiana. Meron po siyang sakit at karamdaman. Hindi ko po alam kung anong klase po ito. Pero ikaw ang nakakabatid po nito. Matagal na po siya may sakit. Pero ikaw po, Lord God, yung great healer po niya. Lord, I declare healing sa kanyang katawan. In Jesus' name. Magaling na po siya sa pangalan ni Jesus. Claim it by faith, Ma'am Jennifer. Magaling na kayo. Maniwala kayo kay Jesus na siya ang Panginoon tagapagligtas ng buhay po ninyo. At siya ang great healer po ninyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Lord, I pray yung pangangailangan po sa buong pamilya ni Ma'am Teresita, ikaw po ang magkaloob sa kanilang utang ay makabayad na. Patuloy na si Ma'am Teresita, pagaling mo sa kanyang bukol sa pangalan ni Jesus. Yung kanyang mga anak ay makakilala po sa iyo. Lord, yung kanyang mga apo makatapos ng pag-aaral, makakilala rin po sa iyo at maglingkod silang lahat sa iyo. Bless the JIL at Timonan. Continue bless their pastor, Lord God, Pastor Ding Oraa. The whole family, Lord God, at anuman pong ang problema nila, Panginoon Diyos, ay masusolusyonan mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. Ma'am Marisa, good morning po. Sa mga humabol po, good morning po sa inyo. Hindi ko na po maisa-isa. No, good morning po sa pag-abol. Pakireplay ang video po natin at pakishare na rin po. Hallelujah. Salamat po, salamat po. Lord, we pray kay Sister Mary Joy Gornadas. Lord God, we pray na ikaw po yung magbigay, Panginoong Diyos, ng provision po sa kanya na makapunta po siya sa Hong Kong at patuloy na magkaroon siya ng magandang trabaho. Ngayon pa lamang, Lord God, whether sagutin mo po ito o hindi, patuloy siyang sumunod sa iyo at mapagpala po siya. Dahil hindi naman po sa ibang bansa lang po may malaking pagpapala. Kahit sa Pilipinas, meron po malaking pagpapala. Kung patuloy lamang po kami magtitiwala sa iyo. Salamat po. Maging si Joaquin at Ferdinand, transformation sa kanilang heart. Lord, I pray for salvation for Pascual family, kay Ma'am Sorena. Good health, protection, guidance, and wisdom sa lahat ng kanyang gagawin, decision sa buhay. Salamat po. I-pour out mo ang blessing po sa Pascual family at sa Bulacan, Lord God.
patuloy kang maghari sa kanilang lugar sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please comment your prayer request. Meron pa po tayong ilang oras po para makapag-pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kapag napag-pray na po kayo, lagay niyo po, thank you, Jesus. Praise God. Pagpasalamat na kagad kayo sa Panginoon. Sabi nga, believe and you will receive. No? Sa mga hindi pa nanonood kagabi, panoorin niyo po. Replay niyo po, ah. Maganda yung message ni Lord about uncompromised prayer. Paano ba sasagutin ni Lord ang ating pangpanalangin? Lord, I pray, Panginoong Diyos, sa tuhod po ni Tita Elenita, ngayon pa lamang pinapagaling mo na po ito sa pangalan ni Jesus. I declare healing in Jesus' name, in Jesus' name. Yung kanyang tuhod, magaling na sa pangalan ni Jesus. Yung kanyang cancer, magaling na sa pangalan ni Jesus. Lord God, I pray kay Perdi, magaling na siya sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, long life kay Tito Piping, kay Joe and Jennifer, Janice, Lord God, sa kanilang asawa, kay Joe and Janice, Lord God, sa kanilang kasal, provide their needs. And let the unconditional love ay ma-pour out sa kanilang puso kapag sila po ay kinasal na. Salamat po muli. Patuloy, Panginoong Diyos, rumagasa ang pagpapala sa kanila. Pagalingin mo rin po si Kuya Gani sa pangalan ni Jesus, si Ma'am Imelda de Guzman, Lord God, pagpalain mo ang kanyang buong family. Isay mo silang lahat. Ingatan, gabayan, proteksyonan, at patuloy silang lumalim sa pagkakilala po sa iyo. Salamat po. Maglingkod silang lahat sa iyo, Panginoong Diyos, ang Roman family. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang negosyo po ni Tita Elenita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Please comment your prayer request po. Please comment your prayer request. To God be the glory. Lord, I pray magiging normal ang paglakad po ni Direk Elmer De Vera. Patuloy, Panginoon Diyos, malakas na pangatawan ay kanya pong maranasan. Unti-unti po, day by day, Lord God, from glory to glory, magkakaroon po, Panginoon Diyos, ng complete healing po sa kanya. Salamat po muli. Patuloy si Direk ay magtiwala sa iyo na ikaw ang kanyang tagapagpagaling. Continue bless his life, his own family, at muli makabalik po siya sa pagdidirect, Lord God. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Thank you po sa prayer, Pastor. Approved na po siya nung Tuesday. Thank you, Jesus. Praise God. No? Screenshot po natin. Ayan po yung mga patotoo na ang Diyos ay sumasagot sa ating po mga panalangin. Amen. Huwag po tayo magsawang manalangin. May ginagawa ang Diyos sa buhay po ninyo. Take note, nagpe-pray pa lamang po tayo, sinasagot na ng Panginoon ang ating pong panalangin. Lord, I pray sa mga kapitbahay po ni Ma'am Rosalinda na nakikinig po ngayon tuwing umaga. Lord God, si Ma'am Teresa, Ma'am Susan, Nenita, Rose, and Marilo, sa mga kapitbahay po nila, Panginoon Diyos, nakikinig po ngayon. We pray, Lord God, continue bless them, guide them, protect them, even their husband, Panginoon Diyos, their children. Continue, give them good health, protection, wisdom sa mga estudyante. Makatapos ng pag-aaral, magtagumpay po sila. Kung nagtatrabaho ang kanilang mister, Lord God, continue guide them and bless them. Salamat po, maging sa buhay po ni Ma'am Rosalinda na nagbigay ng time at ng effort na maglagay ng speaker sa sounds po na ito, sa morning devotion po na ito, at maging sa evening prayer and devotion. We pray, Lord God, for the outpouring of your blessing sa buhay po nila. Pagpalaim sila ng siksikliglig at umapaw. At ngayon pa lamang po, sa kanilang lugar, magkaroon po ng love of Jesus. Magkaroon po ng gawain po sa lugar po nila. At patuloy na ikaw po maghari sa bawat kapitbahay po nila, sa tahanan po nila. Salamat po, Panginoong Diyos. At patuloy na mas lalo pang dumami ang makinig na mga kapitbahay po niya. Bless them, Lord God. Indeed, you are faithful sa buhay po nila. Maging kay Ma'am Rosalinda, sa Belano family, save them all. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hello po, shoutout po sa mga kapitbahay po ni Ma'am Rosalinda. Mabuhay po kayong lahat. And enjoy this day with the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Ma'am Bina, baka meron kayong prayer request. Salamat po, Ma'am Roda. God bless you po. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos. We continue pray. Unahin lang po natin yung mga nag-prayer request po. Sa iba po, wait lang po kayo. Praise God, praise God. Ma'am Yoli, baka meron kayong prayer request. Wala po naman, to God be the glory po. Direk, lagi po kayo manood. At meron pong mga video, i-replay nyo po, no? Sa YouTube channel, nandun po lahat ng video. Kung wala po kayong ginagawa, wala po kayong libangan, gawing libangan ng salita ng Diyos. Mas mabibless pa po kayo. May empower pa po kayo. Sa bawat isa po, para po sa atin ang salita ng Diyos. Excuse me po.
Amen. Ma'am Rebecca, baka meron kayong pre-request po. Wala ka naman, Ma'am Rosalinda. And can you type yes? Kung ayaw niyo pong mag-comment ng prayer request, can you type yes na lamang po and I will pray for you. Lord, I pray kay Ma'am Lilam Lampasa na ingatan mo po yung kanya pong mga kapatid, si Jess, si Annie, si Nenep, Lord God, lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ingatan mo, kaligtasan, pagpapala, tagumpay, protection, karunungan, kalakasan, kagalakan, kapayapaan ay kinalapong maranasan. Lord God, extra strength kay Sister Lilam sapagkat siya po ay nag-aalaga po ng isang tao. We pray, Lord God, for your empowerment sa kanyang pangangatawan. Give her wisdom and guidance at patuloy siyang ma-inlove sa iyo, Panginoong Diyos. Bless Lampasa family in Jesus' name. Amen and amen. Yes, we declare healing sa lahat ng may sakit at karamdaman. Amen and amen. Lord, maraming salamat po. Kanya type yes po. At paki-check na lang po kung ilan po yung nanonood pa sa atin hanggang ngayon. Sabi sa inyo, paunti-unti po tayo. Kanina, nasa ano tayo, di ba? 30, ngayon po kaya, ilan na lang po. No? Paki-comment nga po. Lord, maraming salamat po sa buhay po ni Ma'am Rudit. Patuloy na pagpalay mo ang kanyang buhay, ingatan. I-bless mo po siya spiritually, emotionally, mentally, and even Panginoon physically, Lord God. Pagpalay mo ang kanyang buong pamilya, makatapos ng pag-aaral. Gabayan po sila araw-araw, bigyan ng karunungan, pagpapala. At magkaroon po Panginoong Diyos ng desire si Ma'am Rudit na laging manood, magbasa ng Bible, at patuloy na makita niya na may magandang plano ka sa kanyang buhay, maging sa kanyang pamilya. Bless them in Jesus' name. Amen and amen. Lord God, I pray also kay 32. Wow, mas dumami po pala, no? Judgmental lang ako. Praise God, kasi hindi ko po nakikita, no? Kaya maraming salamat po. Salamat po, natutupo kayo kagabi, ha? And then di ko kayo maalis hanggang sa matapos. Yung aalis lang po sa atin kung may emergency, kung meron pong lakad na, pasok sa trabaho, at kung meron pong importanteng gagawin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po kay Ma'am Eva Arroyo. Laging healthy ang kanya pong mahal sa buhay, yung kanya pong dalawang anak. Kalakasan ng kanyang pangangatawan. Lahat, Panginoong Diyos, na may sakit sa kanyang pamilya, sa Arroyo family, pagagalingin mo sa pangalan ni Jesus. At patuloy po, Panginoong Diyos, ang buong pamilya niya, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng breakthrough. Spiritually, emotionally, and even financially, Lord God. Physically, pagpapalaim silang lahat. At si Ma'am Eva, mag-enjoy siya sa buhay kasama ka. Kasama ng kanyang family. Gamitin mo siya for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise God. 31 daw ho tayo, 31. To God be the glory. Lord, I pray, Panginoong Diyos, kay Ma'am Cecil Salvador. Patuloy mong pagpalaim ng kanyang buhay. Ingatan po siya. Maranasan niya ang masaganang pagpapala. At patuloy po na ngayon pa lamang. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng maraming blessing, Lord God, upang makatulong din po siya sa kanyang sariling pamilya. Anong mga sakit at karamdaman, pinagaling mo na. Continue provide for them, Lord God. Peace and joy and guidance. In Jesus' name, salvation for the whole family. Sa Arroyo family, in Jesus' name. Salamat po, maging Panginoong Diyos, I pray kay Ma'am Roda Constantino. Healing po sa kanyang cancer, Lord God. We declare, ngayon pa lamang, hindi na kami maghihintay ng 5 years, Lord God. Cancer free na po siya. By faith, in Jesus' name. Patuloy, Panginoong Diyos, ng kanyang asawa, Panginoong Diyos, si Brother Bong, Melvin, Carla, kay JC and Karen, Lord God. Continue, protect them sa lugar ng Australia. Magtagumpay po sila sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang karir. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, sa masaganang pagpapala ay mas bumuhos po sa kanila. Lord, ingatan mo sila araw-araw at pagtagumpayin at sila po ay lumalim sa pagkakilala sa iyo. Sila rin po ay makapaglingkod sa iyo sa lugar ng Australia. Lord, at si Ma'am Roda, sa kanyang mga katrabaho po, na kanya mga kasama, sila po ay 3 o 4, 5 sa lugar po ng opisina po nila. I pray, Lord God, for your divine protection, guidance, healing po sa may mga sakit at karamdaman sa kanilang family, wisdom po sa kanilang pagtatrabaho, patience, Lord God, sa kanilang pagtatrabaho, at patuloy po na ingatan mo sila araw-araw at maging pagpapala po sila sa marami. Bless their barangay, Lord God, all the staff, Lord God, sa barangay, makakilala po silang lahat sa iyo, at patuloy na yung buhay po nila ay lahat po ay magamit po for your glory. Salamat po muli. Ibuyos mo ang masaganang pagpapala maging sa kanilang chairman, sa mga kagawad. Gamitin po sila na maging pagpapala sa kanilang barangay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hello, shoutout po sa mga kaopisina po ni Ma'am Roda. Mabuhay po kayong lahat at patuloy po kayong makinig. At sana in your own po sa kanyang, inyo pong mga tanan at cellphone, ma-share nyo po ang video po na ito. Salamat po sa inyo. Salamat po sa boy po ninyo. Gising na po si Isha. Nandito naman po si Boy Colette. Praise God. Ano po yun, anak? Ano yun, anak? Good morning, Ishan. Come here. Kiss daddy, kiss daddy. Ha? Andun sa basket.
get in the basket. English po ito eh. Pero tinatagalog ko rin po para balance lang. In the basket. Get that in the basket. English ko, barok. Praise God. Lord, maraming maraming salamat po kay Ma'am Carnina. Healing po sa kanya, Lord God. Pinagaling mo na po siya sa pangalan ni Jesus. Anong sakit at karamdaman niya, pinagaling mo na. Pagpapalain mo ang kanyang buong pamilya. Patatalinuhin po siya, palalakasin po siya. At gagabayan mo siya araw-araw, Panginoon Diyos. Salamat po. At naniniwala po ako, Lord God, na ang kanyang buong pamilya ay makakilala po sa iyo. Silang lahat ay maglilingkod po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, isave mo po ang kanyang buong pamilya. In Jesus' name. Kasi Ma'am Carmina ay magamit mo rin po for your glory in Jesus' name. Amen and amen. Lord, I pray kay Ma'am Jel, Lord God, na makaya niya po makapagtapos, Panginoon, ang lima niya pong anak na nag-aaral po ngayon at patuloy na ikaw po magpala sa kanilang buhay. Bigyan po ng wisdom si Ma'am Jel kung paano po magkamal ng pera at patuloy na meron pong mga tumulong po sa kanya. Salamat po. At I pray, Lord God, sa kanyang mga anak pag nakatapos, tulungan po nila ang kanilang pong mga magulang. Salamat po, Lord God, sa Mitra family. Save them all in Jesus' name. Amen and amen. Wala pong ano, Ma'am Cecil, sa bawat isa, thank you so much din po sa inyo pong panonood. Huwag po kayong bibitiw sa salita ng Diyos. Araw-araw po tayo, ha. Sa mga wala pa po sa GC, mag-comment lamang po kayo at mag-PM po sa akin. No? Praise God, praise God. Nandiyan po ba yung inyo pong anak, Ma'am Jel? Kaya nag-good morning baby po kayo. Praise God. Praise God. Si Ishan po, pag-gising ko po, ay pinapanood ko na nag-worship kay Lord. Praise God. To God be the glory. To God be the glory. Lord, I pray, bless all the churches that we have, Panginoong Diyos. Regalo po ito. Patuloy po kami magpapasubmit sa mga pastor at leader po namin. At patuloy na ikaw po mag-bless financially, Lord God. Yung growth sa church, Lord God, ikaw po ang magbigay ng growth sa bawat sa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ma'am Carmina, wala po nga naman. God bless you. Pagpalaan kayo ng Lord. Lord, I pray kay Ma'am Marisa Alumno, pagpatuloy mo siyang ingatan sa kanyang pagkatrabaho, i-bless mo po siya ang kanyang buhay po niya, ang kanyang mga anak, makatapos ang pag-aaral, magtagumpay. Lord, ma-bless po ang kanilang company at patuloy po na magkaroon ng Bible sharing sa company po nila. And we pray, Lord God, si Ma'am Marisa ay makasama rin po namin araw-araw sa gawain pong ito. Patuloy mo siyang pagpalaingatan at ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Isay mo silang lahat, si Kuya Lito, Panginoong Diyos, ang bawat isa ay bigyan mo ng talino at gabay protection. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Lord God, we pray kay Sister Merlin Liat, patuloy mong pag-apawin ng masaganang pagpapala sa kanyang buhay. Ingatan po siya, gabayan, protektahan, pagpalain ng kanyang negosyo, ang Teddy Soto Parts, Lord God, ang incentives makuha na, Lord God, yung cornfield, yung bodega mabenta na, yung biddings and projects, Lord, ay magtagumpay, yung mga Bible study po nila, Panginoong Diyos, Bible sharing po nila ay magtagumpay po ito. At patuloy na si Minette at si Michelle, Lord God, patuloy na sumunod sa iyo, mapagpala po sila, masolbang kanilang problema, katalinuhan po sa kanila, gabay at protection. Pagpalain po ang mga apo ni Sister Merlin, makatapos sila ng pag-aaral at ilayo sa lahat ng tukso at panganib sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord God. Ngayon pa lamang patuloy mong gagamitin si Sister Merlin for your own glory, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Bless the Liat family. Maging si Ma'am Evangeline, ang kanya pong mga anak, ingat ang pagpalain, gabayan mo, protektahan mo, bigyan ng kalakasan si Ma'am Evangeline sa pagtatrabaho, pagpalain, Panginoong Diyos, ang kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Please comment po, can you type yes kapag hindi po kayo na pag-pray? Hindi ko po makita ang inyo pong mga mukha sa taas. Lord, maraming salamat din po. I continue pray, Panginoong Diyos, kay Sister Nancy Felix de la Cruz. Pagpalain mo ang kanyang buhay. Talino, gabay, protection, pagpapahala, tagumpay. Makakilala po ang kanyang amo sa iyo, Panginoong Diyos, Lord God. Bigyan mo siya ng patience, Lord, ng strength. Kay May Antoinette at Tristan, magtagumpay sila sa buhay. Patuloy na makatapos si Tristan. Ilayo sa mga masamang barkada sa pangalan ni Jesus. At sa pag-uwi po ni Ma'am Nancy, Panginoon niyo, sa December 26, ingatan mo siya, pagpalain at gabayan. Maraming maraming salamat po. At ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, naniniwala po ako na ikaw po ang magbe-bless, Panginoon Diyos, sa buhay po niya, sa buhay ng kanyang pamilya. Saludo family, Panginoon Diyos, sa Felix family, gabayan mo silang lahat, pagpalain at iligtas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. May prayer request ulit si Direk eh. Hindi ko nabasa eh. Hanapin ko lang po ah. Nalampasan ko po yata. Kung hindi ko mabasa, Direk, paki-reply na lang po yung ano. Yung paki-chat na lang po ulit yung request po ninyo. Lord, maraming salamat po, Lord. Gumaling na po si Ninang Net sa kanya pong problema sa buto. Patuloy na magtagumpay yung kanya mga mission sa 26 na rin po ito to 29 sa Bicol. Mapagpala po sila, Panginoong Diyos. Gabayan sila at ingatan.
At ang dalangin ko lamang po ay patuloy yung pagpalain ng Kunanan family. Patuloy yung silang iligtas, gabayan. Si Eugene Carlo, Transformation, Panginoon Diyos, at ikaw po ang siyang magpala sa buhay po nila. Panginoon Diyos, makatapos ang pag-aaral ng kanyang mga anak at yung kanyang negosyo, pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Nirewind lang po natin, ha. Si Direk, meron siyang prayer request, eh. Parang hindi ko yata nabasa po. Isa-isa ko lang po, ha. Mahirap po, maliit po ang mga... Lord, I pray, Panginoong Diyos, miracle money provisions, Lord God, maging sa Journey Church Cavite, pagpalay mo po ng renovation po nila at monthly rentals po nila for 2 months, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bless Pastor Eliseo Carino, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. Lord, I pray, Panginoong Diyos, si tita ni D-Chard, Lord God, si Tita Carmelita, Panginoong Diyos, Vallarta, sa kanyang karamdaman. Lord, ngayon pa lamang I declare healing kay Sister Carmelita. Ano man ang kanyang sakit, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinapagaling mo na. In Jesus' name. In Jesus' name. At nawa, makasama rin po namin si Ma'am Carmelita sa gathering po na ito to pray for her daily. In Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory po. Nakita ko na po, direct. God bless you po. God bless you po. Lagi lang po kayo na nalagay ng prayer request po. Time check, 8:29. No, patapos na tayo. Can you type yes sa mga... si Richard Graham po ay kasama ko sa GMA7. Lord, pagpalain po si Richard Graham, Lord God. Hindi ang kanyang buong pamilya. Gabayan po sila at patuloy mo silang protektahan araw-araw. At sila pong lahat, ang Graham family, makakilala po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. No, tignan nyo, meron tayong kasamang... Yung nakaraan, may kasama tayong artista. Ngayon, meron tayong kasamang direktor. No? Kapwa ko, mahal ko. Praise God, praise God. Malawak na po yung ating pong online. To God be the glory po. Lord, I pray kay Ma'am Levy Bruno, patuloy mo siyang pagpalain, ingatan, gabayan. Ngayon pa lamang po, Panginoong Diyos, pinagagaling mo na po siya, si Chemong Hongpai, yung kanyang mga kamag-anak, kapamilya na may sakit at karamdaman. Lord, I pray kay Patricia, Paula, Nyola, Lona, Panginoong Diyos, at Renante, lahat sila magkakaroon ng magandang trabaho. Pagpapalain mo ang kanilang sariling pamilya at ngayon pa lamang, Panginoon, aapaw mo masaganang pagpapala sa buhay po nila. Lord, makakilala po silang lahat sa iyo at maglingkod silang lahat sa iyo. Ang Bruno family, in Jesus' name. Ingatan mo palagi si Ma'am Levy. Bigyan ng matinding kalakasan, talino at gabay protection. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Lord, maraming salamat din po kay Sister Bina Encarnacion. Ang panalangin ko patuloy na umapaw ang masaganang pagpapala po sa kanya. May enjoy niyang ministry. Lord God, mapagpala ang Chosen Generation Church sa Cavite, Panginoon Diyos, sa kanilang lugar. Mas dumami pa ang miyembro, manggagawa. Makapag-preach din po ng Word of God si Sister Bina. Gamitin mo siya for your glory to preach your word. And I pray sa kay Encarnacion family, Panginoon Diyos, ililigtas mo silang lahat. I pray yung kanya pong pagiging agent, Lord God. At mayroon po siyang mga komisyon na matatanggap. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ay masaganang pagpapala ay ibubuhos mo po sa kanya. Salamat po. Ngayon pa lamang, Lord, I pray also na yung kanyang sakit at karamdaman sa heart, yung baradong ugat sa puso, pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, I pray kay Jefferson Ladubise, ay ingatan mo siya sa kanyang pagmumotor araw-araw at sa paghahanap buhay po niya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Can you type yes kung hindi pa po kayo napag-pray? Lord, I pray kay... Ma'am Janice Labaw, Lord God, nakita ko yung kanyang pangalan. I pray, Lord God, na ikaw pong mag-bless sa kanyang buhay. Ingatan mo siya, pagpalain, gabayan, proteksyonan, at patuloy niyang maranasan ang iyong masaganang pagpapala sa kanyang buhay. Kay Angelo, masasolve ang kanyang problema sa sakit at karamdaman na meron po sila, pagaling po sila, at patuloy ng Labaw family, silang lahat ay maglilingkod, makakilala po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Bless, Lord God, Dalaes, yung school po na ito, lahat ng teacher, lahat ng estudyante, at ang principal po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I pray, Lord God, si Eleanor Ludovice ay hindi na po siya maghihimatayin sa pangalan ni Jesus. Pagalingin po siya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise God. Can you type yes kung meron pa po, no? Hihabol lang po natin sa mga hindi po nagpag-pray. Lord, I pray kay Sister Merlina Ramirez Diaz, patuloy siyang pagpalain, ingatan, gabayan, proteksyonan, at patuloy na bigyan mo siya, Panginoon Diyos, ng masaganang pagpapala. Kasama ng kanyang buong pamilya, si Brother Nomer, Ma'am Carla, Kishani, and Sunshine Charmaine, Father Edgardo Diaz, ang kanyang pong kapatid na nasa probinsya, let your protection be upon them. Blessings, Lord God. Spiritual growth, salvation, makatapos ang pag-aaral ng mga estudyante, at patuloy po si Ma'am Merlina ay magamit mo sa lugar ng Laguna to preach your word and to disciple. Salamat po muli. Pagpalain mo po siya.
at ingatan po siya sa kanyang pagpunta po rito, Panginoong Diyos, sa mga darating na linggo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God. See you soon po, Sister Merlina. Ma'am Amelia, Sister Nancy, si Ma'am Roda, nakita ko na si Ma'am Jing at si Ma'am Gemma. Lord, maraming salamat po kay Ma'am Jing at Ma'am Gemma sa magkapatid po na ito. Pagpalain mo ang kanilang asawa, mga anak, patuloy silang magtagumpay, makatapos ang pag-aaral. Sa mga natapos na, magkaroon ng magandang trabaho. Ingatan ang kanilang asawa sa pagtatrabaho. Gabayan po silang lahat, Panginoong Diyos, sa kanilang pagtatrabaho, at patuloy po na maghari ka sa kanilang puso, sa kanilang pamilya. Lord, i-bless mo silang mightily at gamitin for your glory. In Jesus' name. Amen and amen. Lord, I also pray, Panginoong Diyos, ang panalangin ko na ikaw po ang magpagaling kay Ma'am Grace, kay Nanay Librada, kay Sir Louis Reyes sa kanilang sakit at karamdaman. Lord God, at sa lahat ng may sakit at karamdaman sa kanyang mga kapatid, kay Sir Louis, pagpagaling po sila. Pagpalain mo po ang Reyes family in finances, Lord God, emotionally, mentally, Panginoong Diyos, makatapos ng pag-aaral ang mga dapat makatapos at magkaroon ng magandang trabaho, Panginoong Diyos, ang kanyang mga anak. Magtagumpay po silang lahat. Si Sir Louis, anointing sa mga speakers po namin, guidance, wisdom, and strength. At patuloy yung reward sa langit, patuloy mong ipagkaloob po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Si Sir Ferdy Valderrama, I pray, Lord God, for your divine protection, healing, guidance, Panginoong Diyos, provision, strength, Lord, prosperity, favor, Lord God, at pagpalain po ang kanilang negosyo, maliit na tindahan ng kanyang asawa. Gabayan mo silang lahat. At si Sir Ferdy, patuloy siya maging pagpapala sa kanyang co-employee sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Lord, continue bless the Foam Pack Company, Premium Made Prime Pack, Lord God. Chef Tony, Panginoong Diyos. At patuloy po, Panginoong Diyos, we pray sa lahat ng negosyo na meron po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, kay Ma'am Roses Toke, yung kay Ma'am Rhea Benjamin, yung mga, may mga negosyo sa pangalan ng Jesus, pinagpapala na kayo ng Panginoon. Pagalingin ang lahat ng may sakit at karamdaman. Kay Ma'am Pelisa, pagalingin ang kanyang pagkahilo, ang kanyang sakit at karamdaman. Si Brother Rod, Lord, we pray, Lord God, for your healing right now. Blessing kay Charmaine sa kanyang mga anak, magtagumpay. At Lord, patuloy na pagpalain ang kanilang mga simbahan sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po. We pray, Panginoong Diyos, for your guidance to them in Jesus' name. Amen and amen. Can you type yes kung hindi po po kayo na pagpapray? Praise God. Lord, maraming salamat po kay Pastor Art Luyan, kay Pastor Jerry, Pastora Yoli, Lord God, kay Kuya Eliasar, Panginoong Diyos, kay Ate Joy, Lord, at sa may mga sakit at karamdaman, sa aming pamilya, sa Isyo Family, kay Tita Banji, Panginoong Diyos, kay Uncle Boy, kay Mau, may sakit po siya, Panginoong Diyos, yung problema sa bukol sa breast, sa pangalan ni Jesus, amen and amen, pagagaling po siya. I also pray, Lord God, sa kay Roroy, Panginoong Diyos, pagalingin po siya sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoong Diyos, kay Billy, pagalingin po siya. At sa aming pong team replay, kung sino man po ang may sakit at karamdaman, kay Ma'am Gloria Castro, kay Ma'am Shirel Shane, Ma'am Janet, Ma'am Serapina, Panginoong Diyos, pagalingin po sila. We pray, Lord God, kay Ma'am Arsen, Lord God, Tariga, patuloy silang pagpalain. Kay Ma'am Rudit, Panginoong Diyos. Lord, we pray, Panginoong Diyos, kay Sister Minette, Lord God, kay Ma'am Evangeline, kay Ma'am Elby Rebuledo, Elby Berhaño, Elby Maulio, Sister Beng. Lord God, we pray, Panginoong Diyos, kay Ma'am Annalisa Mamangon, pagpalain silang lahat, Panginoong Diyos. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, protection sa mga anak ko ni Ma'am Arsen. Araw-araw po silang pumapasok sa trabaho at nag-aaral po. Give them protection and guidance. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. All around po si Sister Nancy. Great is your reward in heaven. Hindi lamang po dito sa mundo. Magpalain kayo ng Panginoon. Lord, I continue pray sa aking wife. Bigyan mo siya ng wisdom at makakuha po siya ng incentive. Makaabot po siya sa 5 million, Lord, yung kanyang mabenta sa pangalan ni Jesus. At ingatan mo siya araw-araw. Palasugin po siya, Panginoong Diyos. At patuloy si Ishan, bigyan ng talino, gabay, protection. At sa paglaki po ni Ishan, siya po, Panginoong Diyos, ay maglilingkod po sa iyo. Magiging mabuting bata. Mabuting lingkod mo sa pangalan ni Jesus. Lord, I also pray, Panginoong Diyos, meron pong sharing time. Share ko lang, Pastor, kahapon na wala ang cellphone ng anak ko na iwan sa tricycle sa gilid. Nakatawag ako, sipin ng anak ko 27 times. Pasasalamat po, kagabi nakita ng driver. No, last na tawag ko po, nakita yung cellphone. Praise God. Grabe, miracle po yan. Pagka sa iba po yan, wala na sulihan po yan. Pasalamat po kayo sa driver. May mabubuti pa rin yung tao sa paligid po natin. Glory to God. What a great testimony. Maliit pero great testimony po yan. Wala pong maliit na testimony. Tandaan niyo po yan. Praise God. Sister Arsen, God bless you rin po at patuloy na pangunahan kayo ng Panginoon sa mga decision niyo po sa buhay. May pinapagawa sa inyo si Lord. Sundin niyo po para bumuhos ang pagpapala po sa inyo. Amen? Hallelujah. Praise God. At kung wala na po magta-type ng yes po dyan at kung wala na po magko-comment,
Let's close in prayer. Pagpalain lang po natin ang ating pong church. Lord, maraming salamat po ang Love of Jesus Valenzuela, ang inyo pong lingkod, ang mga workers at leaders po namin, ang Love of Jesus Main Church po namin sa Manila, from Daughter Churches sa Antipolo, sa Bulacan, Panginoong Diyos, at sa Laguna. We pray, Lord God, for your guidance, protection, and blessings, Lord God. I pray, matuto po ang bawat isa na mag-tithes and offering. Matuto po ang bawat isa na laging dumalo. Matuto po ang bawat isa na magbasa ng Bible. Matuto po ang bawat isa na i-priority ka, Panginoon, sa church po na ito. At sa lugar ng service road, lahat sila, Panginoon Diyos, ay makakilala po sa iyo. Pagpalain mong lahat ng negosyo, pagalingin na ng masakit at karamdaman. Mawala po ang mga bisyo, ang sabungan sa lugar po na ito. At patuloy, Panginoon Diyos, na maghari ang katotohanan, ang pag-ibig, ang pag-ibig at, excuse me po, maghari ang pag-ibig at biyaya mo, Panginoon Diyos, sa lugar po na ito. Salamat po. At dumami po ang miyembro ng church sa biyaya mo, Panginoon Diyos. At sa darating po na giving po namin sa December, sa Christmas party, ikaw pong manguna. Maging sa November 30, sa Jesus Reigns, Lord God. Ngayon pa lamang po, dadami at lalawak ang pupunta po roon at ang bawat isa ay sasamba sa Espiritu at Katotohanan. Bless our OFW. Bless our viewers sa mga provinces, sa Metro Manila, maging sa lugar po na ito. At ang aking panalangin po, Panginoong Diyos, ngayon pa lamang, pag-apawin ng masaganang pagpapala sa Team Live at Team Replay po namin. Salamat po muli at gusto ko pong lahat ibalik ang papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Kung meron man po kami ng kaligtaan, Panginoong Diyos, patuloy, Lord God, pinapanalangin po namin sila na ikaw po, Panginoong Diyos, ang magbigay ng pagpapala po sa kanila. And I pray, may pahabol na prayer po. Successful operation ni Daddy Manny Torres, Lord God, father of Amy Torres, Lord God, sa pusong bato, original singer. Lord, I pray, Panginoong Diyos, for healing right now sa kanya pong pangangatawan sa pangalan ni Jesus. Kay brother Manny Torres, pinagaling mo na po siya. In Jesus' name, amen and amen. Direct, paki-ano na lang po kami, no, update kung siya po ay pinagaling na ng Panginoon. Sabihin niyo po, maniwala po sila kay Jesus na siya po ang magpapagaling po kay brother Manny Torres. Amen? Pero I bless also kay Hugo Simon Jr. Protect him, bless him, even his own family. At patuloy siya makakilala po sa iyo, Panginoong Diyos, yung kaibigan po ni Sister Merlina sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord God. Sa lahat po ng nanood, ay pagpalain po sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paki-comment nga po kung ilan po tayo nanonood. At let's declare Jesus reigns 7 times. Are we ready? November 30 na po ito sa Amoranto Stadium, Quezon City. Pupunta po ba kayo? Kung pupunta po kayo, can you type yes? At magkita po tayo roon, ha? Alauna po ng tanghali. Sabi ko sa inyo, kanina 30, ngayon 20 na lamang po. Baka busy na po sila. Okay, let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Patuloy po na si Jesus ang maghari sa ating pong buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, maging sa Pilipinas, sa mga OFW po natin, at sa buong mundo. May live po ba ang Jesus Reigns? Meron po, Mama Stella, at si-share po natin sa GC. Si-share po natin sa GC po, yung Jesus Reigns NCR, para makasabay po kayo. Manood po kayo hanggang sa matapos, mabe-bless po kayo. Grabe, grabe yung gagawin ng Panginoon. Makikita niyo po. Hello po kay Pastor Art Duyan, patuloy po kayong pagalingin ng Panginoon. Pinag-pray po namin kay Pastor. Ayan po ang ating pong head pastor. We salute sa ating pong head pastor. At talagang siya po yung ginamit ng Panginoon para magkaroon po ng outreaches po ng Love of Jesus. At siya po yung nagsimula po sa Love of Jesus Manila. Congratulations po, Pastor Art. And we are very proud of you. Alam niyo po, si Pastor Art, may sakit at karamdaman na, may kidney problem, na halos ikamatay niya na, pero pinagaling siya ng Panginoon at pagagalingin ng Diyos at patuloy siyang gagamitin ng Panginoon. Palakas lang kayo, Pastor Art, at muli, nakakapag-minister kayo muli sa mga maraming tao at mai-share nyo yung pag-ibig at kabutihan ng Panginoon. No? Patuloy nyo palaging isama sa panalangin si Pastor Art at pagpalain ng Panginoon ng kanyang pamilya. Maraming salamat po. Shoutout po tayo, ha. Please comment yung mga pwede natin i-shoutout ng mga kapitbahay, kasama nyo po dyan, yung mga kay kamag-anak po niya sa ibang bansa. Pakitag po sila, pakicomment, no? At salamat sa prayers, Pastor. Si Tristan, mataas daw po ang grades. Praise God. Hallelujah. Congratulations, Tristan. Nawa, makapanood ka rin ng video po na ito. Praise God. Hello po. Shoutout po tayo, Sister Teresita Lodebise, Sister Merlina Diaz. See you soon. Ma'am Sorena Pascual, sana magkita rin po tayo. Ma'am Badet Carubio, magkita rin po tayo someday. Ma'am Teresita, makapunta po ako dyan sa Quezon Province.
Tita Elenita Siuson din po, no, and I will pray for you sa inyo pong bahay, no. Gusto ko po kayo panalangin ng personal. Okay. Ma'am Estela Siuson din po pag nakapunta po kayo sa Pilipinas, nasa Singapore po kayo. Mr. Merlin Siuson po diyan sa Tugigaraw. God bless you po. God bless you po. At magkaroon tayo ng LOJ Tugigaraw, LOJ Laguna. Amen. LOJ Pangasinan. Praise God. Praise God. Praise God. Hello po sa inyong lahat. Ma'am Roda Constantino, God bless you po. Hallelujah. Ma'am Sorena Pascual, Ma'am Janice Labaw, Mr. Arsen, Mr. Minette, hello po. Ma'am Bina Incarnacion, sa bawat isa. Nandiyan po ba kayo? Can you type amen, amen? Para ma-shoutout po kayo. Praise God, praise God, praise God. Tingnan lang ho natin dito sa kabila, no? Hindi na ho gumagalaw dito yung ating pong ano. Hindi ko alam kung wala na ho tayong video. Nandiyan po po. Ma'am Carmina Linares, hello po sa inyo. Tayo po ay nandiyan pa rin po. 22, praise God. Sister Bina, patuloy lang kayo magpagamit sa Panginoon. Okay? At masaya po ako na ginamit ng Lord ang online po na ito para makapag-serve kayo sa ibang church. At wala po tayong hatred po roon. No? Ang mahalaga po sa amin, nakapaglilingkod po kayo sa Panginoon ng may katapatan. Amen. Shoutout po kay Mother Teresita Barlao. Hello po sa inyo. Mabuhay po kayo at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon ang inyo pong buong pamilya. Shoutout po from Singapore. Brother Rod, shoutout po. Ma'am Pilisa, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Roda, sa co-office mate po ninyo, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Janice Labaw. Kay Sir Louis Reyes, Sir Ferdy, hello po sa inyo. Sa mga nanonood po kanina, hello po. Derek, hello po. Derek, hello po sa inyo. Salamat po. I'm glad na nakita po tayo. At patuloy kayong pagalingin ng Panginoon. Huwag po kayong magsawa na manood na manood. Ma'am Susan Swansing, pagpalain kayo ng Diyos, ingatan kayo ng Panginoon at patuloy ng pagpapala ng Diyos sa inyo pong maranasan. Amen and amen. Praise God, praise God. Ma'am Teresita, sa bawat isa po, sa mga hindi ko na shout out, hello po sa inyong lahat. At see you soon po. At kung meron kayong time na makadalo po sa church po na ito, dito lang po kami sa Valenzuela, Lawang Bato, Service Road, punta lamang po kayo. Kahit ano pong Sunday service, this year or next year, dalaw lang po kayo and testify the goodness of the Lord. No, meron po kayong, papakinin po namin kayo. Welcome na welcome po kayo sa Love of Jesus. Muli, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Sa mga hindi pa nag-share, kindly share our video sa timeline. At patuloy po, ang pagpapala at kasaganahan ng Panginoon ay ating pong maranasan ngayon at magpakilanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment ng amen and amen. See you soon po, November 30. Sa mga nasa Metro Manila, 1 PM, Jesus Reigns, Amoranto Stadium. At sa mga nasa ibang bansa, nakalive tayo online. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. Sister Merlina, see you soon po. Ma'am Amelia, hello po. Sister Nasi, Ma'am Levy, God bless you all. Mabuhay po kayo. At patuloy po. Ma'am Gemma, Ma'am Regina, hello po. See you, see you, see you, see you. God bless you all. PM lamang po kapag merong concern. At patuloy na PM lamang po pag meron po kayong gustong i-share na blessing po. At marami na po yung Christmas party sa mga bata. Kung gusto natin magbigay ng laruan, no, ng pagkain, tulong lang po kayo sa church po na ito. Muli, salamat po sa inyong pagtulong at ang Diyos na pong bahala magpala po sa inyo ng siksik, liglig at umapo na pagpapala. In Jesus' name, amen. Goodbye everyone. Advance. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. See you later po with Brother Louis Reyes. 7 or 7.30 po siya magtuturo. Pakinggan po natin. Ang ganda po ng topic po mamaya. To God be the glory. Bye! And tomorrow, meron ako na ano, pahabol lang po. Tomorrow po, 4.30 or 5 PM, meron po tayong monthly fellowship sa Pompax, isang company. Ako po ang speaker. Pag-pray niyo po ako, please. Ma'am Elma, pakireplay po ang video. Mahal kayo ng Panginoon. Sobra. Maganda yung message ni Lord. Replay niyo po ito. Thank you so much po. See you later and see you tomorrow. Ang kapayapaan ay sumayin nyo araw-araw. Bye! Share this video.